isang estudyante sa Bigan sa Ilocos Sur ang binato umano ng alkansya ng kanyang guro. Nagsuri na ang guro na nag-init daw ang kanyang ulo dahil maingay ang kanyang mga estudyante. Nakatutok si Manny Morales ng GMA Ilocos. Nangingitim at may sugat sa pagitan ng mata at ilong ang grade 2 na lalaking ito sa Bigan City, Ilocos Sur. Kwento ng 7 taong gulang na mag-aaral. Binato siya ng alkansya ng kanyang guro sa Kapampangan Elementary School. Pinatsaga, sir. Pinatbasol mo ngayon. Awan, sir. Nagalit daw ang guro habang abala sa kanilang seat work ang mga estudyante. Galit na galit naman ang lolo ng bata nang malamang mismong guro pa nito ang nanakit sa apo. Kaya na bigla na, sir, na stone iti nervyos ko nga talaga. Hindi baga na nga ni ma'am na iti ng kastig, talagang nagbalupat tita nga talaga. Isinumbong ng lolo ng bata ang nangyari sa DepEd Ilocos Sur. Humingi naman ng tawad ang inirereklamong guro nang makaharap ang lolo ng bata. Ayon sa guro, uminit ang ulo niya dahil maingay ang magkakaklase. Hindi raw niya sinasadyang sa bata na ibato ang alkansya. Kit nagpakawan na, kit nagpakawan, may nagpa-dispenser may jay lelong jubing anak ko, ta nawatan na may lain ni kuwa nga. Ang iso nga talaga tiranta, daya po na. Kahit ko lang nga patal na ay nagkakadwa na ng mga ribungbong, kin padaywin. Kin gina niya kinaariwawa da, kaya siyempre mo may tibuma, kaya mairita. Ayon sa head teacher ng eskwelahan, nagkasundo naman ang magkabilang panig. Kit kasi na po Diyos, sir, kit na settle me met deto yung problema. Muli, nagpaalala ang DepEd sa mga guro na huwag pagbubuhatan ng kamay ang mga estudyante kahit may kasalanan ang mga ito. Mas mabuting kausapin daw sila ng mabuti. Ito ang ikalimang napaulat na kaso ng pananakit sa mga mag-aaral sa Ilocos Provinces nitong Setyembre. Mula rito sa Ilocos Sur, Manny Morales, Nakatutok, 24 Horas.